What's up mga tol? Nandito na naman ako, RJE Vlog. So wala tayong vlog kahapon kasi pahinga ako. Kasi yung buong linggo, hinapit ko yun. Simula umaga hanggang gabi, nagagawa ako ng sasakyan. So pahinga tayo kahapon, wala tayong vlog. Pero ngayong Monday, may vlog tayo hanggang sa mga susunod na araw para malupit kasi gusto nyo ang daily vlog. So, iba-vlog natin lahat ng mga nangyayari sa buhay ko. So, ngayong araw, kasama natin si B-Boy. Nandito tayo ngayon sa sasakyan niya. Sundo na tayo sa bahay kasi wala akong kotse. Gamit ng kapatid ko. So, hindi ko naman masyado nilalabas yung kotse ko kasi hindi pa nga ayos yung idle. Pati ang hirap i-drive nun at sobrang init. So, hindi ko muna masyado paglalabas yun. Siguro mga hapon, paggabi ko lang ilalabas para hindi masyadong mainit. Then, ngayon, pupuntahan natin yung owner ni B-Boy kasi pinagawa niya sa labas yung bubong niya at yung mga bakal sa likod. So, sa mag-o-owner niya mismo pinagawa yun. So, sobrang ganda. Pero pinag-vlog ko siya nung una niyang paggawa. Ngayon, i-trapal na ang sunod. Patapos na. Ito yung vlog niya. Nangyari, kay boss rin eh. Siguro, papatrapal na natin. Dapat ngayon tanghali. O hapon, kaso nga lang. May pupuntahan muna kaming isa pang tropa ng ngayon dadit. Baka kayang mas mura kasi mahal ng sinisingi. Saka ito din yung pinababa ko kay boss rin. Murang-mura lang ang bayad. Ayan yan. Ayan. Ganyan na siya. Ngayon siya ngayon. Tingnan niya yung huling vlog ni Rex. Nakasama ako kung ano yung itsura nitong bumper nating to. And ngayon, pupuntahan namin ngayon. Nag-withdraw lang si Tol. Review natin kung ano mga nangyayari dun sa owner. Then, mamaya kung ano, yung kotse ko ayos, itatry natin ayusin yung TPS kasi tulad nung huling issue, nagtataas pa ba? So, dalawang source nun, yung IACV at yung TPS. Yung ayusin natin parehas mamaya, yung IACV, lilinisin lang, yung TPS, itotono. So, din natin mamaya kung magagawa natin. So, yun na yung owner ni B-Boy. Hindi mo na bumababa kasi nakakahiya mag-video doon. Sabi mo, weirdo. So, yan. Lalagyan na ng kahoy. Lalagyan na yung trapal mamaya. Sabi, isang buong araw lang ano. Oo. Kaya na, good shit pala dito. Tara, i-video natin. So, nakita nyo na ang owner ni B-Boy. Ongoing project. Mamaya yun, matatapos na yun. Yung mga sunod natin gagawin doon, medyo interesting din. Yung radiator, yung wiring, dahil lahat gagawa nun. Then, pipintahan din yun. Gagawin natin tile loop. So, pauwi muna kami. Dadaan muna kami sa all-time favorite na Parisan. Then, matambay muna kami sa bahay hanggang matapos yung owner. Paano mga palokonin ng owner to? So, ito yung IACB natin kung tawagin. So, lilinisin ko lang. Ito siguro yun. Wala akong alam eh. Pero, linisin ko na din. Sana umayos yung idle. Tapos, ito yung gagamitin natin panlinis. Carburetor cleaner. Brake cleaner sana gagamitin ko kaso wala daw. So, pwede na yan ata. Wala akong alam. So, ito yung throttle body natin. So, lilinisin ko din. Kasi medyo madumi na. So, kaya ako din ito kinalas kasi yung isang issue din dito sa TPS, mahirap i-adjust to pag nasa kotse. So, kinalas na din natin. So, tingnan natin kung kakayanin ko i-adjust. 2 hours later. Ayos. Kalating araw lang ginawa. So, nalagyan na ng trapal. Hindi ka na mababasa, gago. Cortina na lang sunod. Harap pinakamahirap mag-ano eh. Pag nakatrapal ka. Hirap eh, Paul. Buti na owner kami. Basa kami lagi.
Kaya isang araw yung radiator naman nito ayos na. Marami pang makinahan eh. Marami pang ayos na ako na itong bubong. Dami ngayon sa makina pero bubong muna. Panlabas muna. Panlabas muna. Baliktad. Mali po ang ating mic. Yeah. Uy. Ba may birit mo, may iwan mo. Ay, butang ina. Ganda ng bubong, pre. So, pinapatakbo ko na siya ng mga 2 minutes na ata or 1 minute. Magdi 3 minutes, 2 or 3 minutes na ata and wala naman siyang katulad nung huli na idle na up and down. So, titingnan ko mamaya-maya kung magkakaroon pa ng ganun. So, sana na fix ko na yung issue para matuon na natin. Hintayin lang natin. So, ito yung AFR natin. Binabahan ko din yung fuel pressure ko para yung gasolina niya hindi masyadong malakas. Kasi, naka 13 ata to sa idle. So, super rich siya. So, binabahan ko. Binak ko siya sa stock na fuel pressure. Then, ano na din to, parang patunay na yung setup ko sa fuel pressure regulator ay tama kasi pag binababa ko yung pressure, nag-bilid siya. Pag tinataas ko, nag-bilid siya. So, yung iba nagtatanong na baka mali yung ginagawa ko or nagdududa dun sa ginawa ko, eh kayo na bahala. Basta meron akong proof na gumagana yung akin. Then, yung sa Lazada na regulator, hindi ko kayo hinihikayat na bumili noon pero sinasabi ko lang na gumagana din siya and proof din to. So kadalasan pag to ay ni-rev tapos pag ni-rev to, ito yung mag-up and down na. So te-testing natin. Ooh, okay na siya, ready na. So, ang nakita kong problema kanina yung TPS. Yung mga... Yung loob ng TPS ay mess up. Kumbaga, yung mga ganito. Yan yung picture. Yung mga ganyan ay nagko-contact na ata sa isa't isa. So, nabasa ko dun sa isang forum na for EFT sa ibang bansa, dapat sa taas lang ng wide open throttle, saka lang magkakasignal. And dun yung sa pinakababa, dun lang magkakasignal. So, pinaghiwalay ko siya, then matagal na testing yan kasi itong multimeter ko sira. Gumawa na lang ako ng continuity tester. So, yun, napagana din naman natin siya. So, hindi ko muna natapusin yung video kasi mag-two-step tayo pero ayusin ko muna tong tune niya kasi pinataasan ko yung distributor niya, di ba? Ginawa kong 18 degrees ata yun. So, i-adjust ko lang dito, ibabalik ko lang sa stock. So, yung distributor, 18 advance, i-re-retard ko dito ng 8 degrees. So, para magiging stock uli siya. Then, tataasan natin yung 2-step kasi yung 2-step sa kanya naka 2,000 RPM lang. Walang dating yon. So, ayusin lang natin. Then, 2-step na tayo. So, na-minusan na natin siya dito. Ayaw mag-start kanina kasi dito sa 50 na to. Dyan yung pinaka-atmospheric pressure chuka bells, ganun. So, naka-minus to agad dyan. So, in-advance ko na nandito sa upper niya. Para pag nag-i-start siya, hindi siya naka-retard agad. So, pag umabot lang siya dun sa above atmospheric pressure, saka lang siya magre-retard. So, yun, ibig sabihin nun, pag nag-boost, saka lang siya magre-retard. Pero sa bago mag-start, hindi na siya magre-retard. At dun sa lower, okay siya. So, tara, testing natin yung 2-step. Set lang natin. So, 2-step.
Babaan lang natin, masyado maingay. Masyado maingay, nakakaya. Labas na kaya. Huwag na. Try muna natin sa 2K. Okay, gumagana. Try tayo sa 3K. Kaya sa kapitbahay. Ano na ngayon eh? Ano ba oras? Alas 9 na. Sorry. So, yun lang muna ngayon. Next time na lang natin i-two-step ng maganda. Pag bukas na ng umaga. Next video. So, kung gusto nyo yung two-step, i-like, share, and subscribe nyo. Para bukas mag-upload ulit ako. So, yun, gagandahan natin kahit sa labas na tayo mag-two-step. So, okay na naman yung TPS niya, yung idol niya. Okay na, wala nang up and down. So, lalabas natin bukas para doon tayo sa malayo mag-two-step para hindi masyado mo. So, yun lang. Peace out. Let's go.